Stand by, Ariel Leia na nasa palengke ngayon. Ano ba yung balita ni Ariel Leia? Yung clearing down ng kalye sa Medina at Bagain Street sa Barangay Santa Veronica. Dito yan sa Gimba, kasalukuyang isinasagawa. Ayan. Ayan ka pa ba, Ariel Leia? Iditali mo nga ang mga balita. Ano ba, nagkakahulihan ba dyan? O... Pasok, Ariel Leia. Anis. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. Lalo-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Nagsagawa ng clearing operation ngayong araw ng Biyernes, Mayo at Gis, ang kasalukuyan sa Barangay Santa Veronica dito sa bayan ng Gimba, si Kapitan Noli de la Cruz, kasama ng kanyang mga kagawad at SK Councils para tugunan ang mga text messages na natatanggap nila sa kanilang barangay at iba pang reklamo hindi lang sa mga nagtitinda sa gilid ng kalsada na nakakasagabal sa daloy ng trapiko at sa mga private na kalsada sakop ng kanilang barangay dahil din sa mga nagpa-parking na sasakyan sa harapan ng kanilang mga tahanan. Una na rito ay ang harapan ng Gimba General Hospital na kung saan minsan ay nagsasalasalabat ang mga sasakyan at di maayos na pagkakaparke ng mga sasakyan. Una na rito, naging pabor din sa mga nagtitinda sa loob ng bagsakan ng mga gulay na kung saan ay halos traffic daw kapag madaling araw. Bunso dito ng pagpwesto ng mga negosyante sa magkabilang kalsada ng kanilang mga kalakal. Inikot natin ang Medina Street na naging maaliwala sa paningin natin at maluwag na kalsada ang tumambad sa atin kanina kasamang G at kasamang Army. At ayon kay Kapitan Noli de la Cruz, ito ay sinimulan na nila ngayong araw at magsasagawa na sila ng pagpupulong o gawan ng resolusyon para dito. Nabanggit din ni Cap Noli na isasama nila ang pagbibigay ng penalty o multa sa bawat matitikitan na 2 wheels, 3 wheels at 4 wheels na hindi nakakasunod sa kanilang regulasyon. Maglalagay din sila ng bantay bayan araw-araw hanggang madaling araw para ma-monitor ang magkabilang kanya simula ngayon. Natanong din natin kung hanggang kailan itong clearing operation na ito sa dahilang may nagsasabi na baka ngayon lang di umano ang clearing na ito. Ayon sa kapitan, ito ay isasagawa na nila simula bukas at weekly lang gagawin ang bagong panukala na ito. May mga negosyante na natuwa dahil magiging maluwag di umano sa madaling araw ang daloy ng trapiko, lalong-lalo na sa mga dumarating na kalakal, gulay man o mga isda at karne na ibinababa sa nabanggit na mga kalye. At meron din hindi natuwa dahil mawawalan sila ng pwesto, lalong-lalo na yung mga naglalatag lang sa gilid ng Bagain Street at Medina Street. Ayalaya para sa Balitang Lokal, no? Radyo natin, Gimba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at sinervisyo. Kasama tayo ang Pilipino. Maraming salamat, Ariel Leia. So, ibig sabihin yung mga nagtitinda ng liit-liit dyan sa may gilid ng kalsada mula doon sa may 7-Eleven papunta doon sa palengke, yun ay apo. Malinis na. Apo, malinis na. Oh, kasi hindi pa meron namang dating sistema dyan kaayusan na by 7 o'clock tatanggal na sila. So, pero sa madaling araw ay pupwede. So, bakit opo, ano naging problema sa ganun? Binigyan ng ultimatum ni Cap Noli kasi nga sa madaling araw kasamang G, meron daw mga hindi pa rin talaga sumusunod at matitigas na ang ulo kaya nagkakanda sa gabal yung mga sasakyan dahil kung saan-saan sila nakaparke at ito rin mga naglalatag daw sa gilid ng kalsada ay sila rin yung mga nakakahamba lang at nagagalit nga rin yung mga nagbababa ng gulay papasok sa loob dahil nga dito. Hindi ba ang babaan naman ng gulay ay madaling araw, hating gabi? Yung mga nag-deliver? Yes po. Yan nga ang pinoproblema nila kasamang di dahil nga yung mga sasakyan, yung mga 2 wheels, 3 wheels daw at 4 wheels kung saan-saan na lang pumaparke. At yun din ang nirereklamo ng mga private homes dahil yung papasok dito sa mga private homes na kalsada at doon sa harapan ni Doc Lumang ay talagang nakakasagabal din daw. Ayan, kasi alam mo doon sa labas yung mga nagtitinda doon, mas mura kasi doon eh. Kaya talagang marami na rin silang nagiging suke sa mga pagtitinda. Mm-mm. Yung mga nakalatag na ano. Saan daw sila dadalhin yung mga nagtitinda doon?
Sinabihan daw ni Kap Noli na kung pwede, maghanap na sila ng pwesto doon nga sa loob. Kasi yung iba daw, matitigas ang ulo, inabot na ng alas 7, alas 8, hindi pa umaalis. Eh, yun lang. Kasi binigyan sila noon na dapat pagdating ng 7, wala na, malinis na yung kalsada na yan. Opo, tama. Oo. Pero ngayon, kahit madaling araw, wala na. So, yung mga nagtitinda ng mga ano dyan, ng mga gulay bagyo, kamote, yung lahat ng mga gulay na... kasi halos gulay naman yung makikita mo dyan eh. Mga nagtitinda ng mga kababayan natin. Actually, hindi naman daw masisi ni Kap Noli kasi minsan daw bumababa siya ng alas 12, alas 3, nakikita niya naman. Ang pinoproblema niya nga, yung mga sasakyan na nagpaparke doon. Ay, so yung mga gulay hindi naman... kundi yung mga sasakyan. Oo, dahil nakagilid naman daw talaga sila. Yung kaya nga, yun nga yung ano, napansin ko eh, gilid na gilid talaga yung mga nagtitinda dyan eh. Na, yung, minsan nga, pag namalingkay ko ng alas 6, alas 5, yes. Media, ganyan. Tapos eh, alas 7, mag-aalas 7, wala ka nang aabutan doon mga nagtitinda. Ino-observe naman nila yung ano, ino-observe naman nila yung oras nila kasi sabi nila, meron pa nga binabaan ko eh, nagliligpit na. Ay, ma'am, ano po eh, sa'yan ganon, kailangan na po kasi kaming ano, umalis dito, mag-aalas 7 na po. Mga masusuno rin naman, kasi yun ang binigay sa kanilang oras. So ngayon, sila ba eh, may mainstay pa o pati yun ala na rin? Oo, kasi yun nga ang pangunahing reklamo na tinugunan ni Kap Noli, yung mga residente doon, na sa harapan na ng mga bahay niya halos nakatambak na doon ang mga sasakyan. Mayroon sasakyan daw nido yun? Sasakyan ng mga nagtitinda o sasakyan ng mga namimili? Oo, sasakyan ng mga nagtitinda. Saka yung mga namimili din, hindi na daw talaga pwede doon mag-park. Oo, yun yung dapat, tanggalin yung parking. Ay, tanggalin yung mga balandrang mga motor, mga sasakyan. Okay, sige. Maganda ka naman tingnan kung malinis ang palengke, no? Yun lalo ni kalsada. Maliwalas nga, maaliwalas kasamang git. Mm-hmm. Okay, sige. At maraming salamat, Leia, at sa magandang ginawa ni Kapitan Noli de la Cruz.